guys, once again, yung iba, inihahanda ko na yung magamit ko para sa aking mahabang biyahe. And I am going to Bicol this time. Pero ito, ay kakalaskalasin ko muna para maikaga ko sa aking sasakyan. Part ng aking pagbisita sa amin ay ang sorpresa na kailangan kong ilihim para, you know, hindi malaman ang aking nanay. At tingnan natin kung anong magiging reaction niya sa kanyang kaarawan. At maganda dito, mayroon pa akong ibang mai-interview bukod sa, you know, dalawang tao at siguro sa turismo na rin ng lugar namin. Grabe init. Ayan, grabe pawis din. Well, yun nga, maganda at natapos ko din sa wakas. Nakarga ko din mga gamit ko bukod pa dun sa mga ibang pasalubong. At itong nasa likod ko, mahalaga ito para sa akin. Di nyo ba alam guys, dahil sa Bicol Express na biyahe, daya ako, diba? Kinarga ko na lang. Alam nyo ba guys kung anong tawag dito? Ito ay pinagbabawal na technique. Pero alam nyo ba, siguro kung papadyakin ko ang kaduluduluhan ng aming lugar, I am sure aabutin ako ng isang linggo. Pero hayaan nyo, makakarating din tayo doon. Basta samahan nyo ako, okay? Guys, dito na ako sa Zigzag Road, pinatawag na Bitukong Manong. Malapit na. Ilisan ko muna yung Legazpi City at ako ay papunta muna ng Sorsogon. So ngayon, on the way, maulan pa rin. Sabi nila, mabot daw ng 2 months ang ulan dito sa Bicol o dito sa Sorsogon. Pero kahapon okay naman, kaya nakapag-record ako ng ibang eksena. So ngayon, medyo hindi clear eh. Hindi tayo makakapag-enjoy eh. So anyway, tingnan natin kung ano ngayon sa Sorsogon. Way to Matnog. Grabe ulan, walang tigil. Pero kanina galing ako ng Sorsogon City at inaanan ko muna itong bulaklak ni nanay tsaka yung cake. So mamaya, surprise natin siya. Okay?
manood ka lang sa akin. Tapos? Doon tayo magpapansin may kusina ni nanay sa labas. Ninanay siya yung nanay? Doon sa kusina ni nanay, restaurant ni nanay. Okay, sige sige. Sunod ka lang. Okay. Ayan, si Utol. Bali, siya yung magiging kasapakat ko. Ito na yung boundary, ito na yung boundary ng Matnog to Ulan. Ito yung intersection going to Matnog. Ayun. Susundan ko na lang siya. Dito ko muna itatabi ang aking sasakyan. Hindi na ako tutuloy sa bahay na hindi kami mabuking ni Utol. Ito yung sinasabi ni Utol na kusina ni nanay na parking area. Woo! Brand, kusiyad mo. Outfit! Uy, ano ba? Sabi ni Pali. Nini ha? Happy birthday. Happy birthday. Mom. Dinudam ko kay sa iko ani, bidyohan ta ikaw. Oh, grabe. May delivery pa lang do sa imo, naimod ko. Ha? May natapo ko. Sino? Ambot, bayaran mo pa daw yon. Sino? May delivery boy tawagin ko, sandali. Delivery boy. Ambot. Tol, tala, hindi ka. Oh, dito na, delivery. Babayaran mo daw to. Babayaran mo daw to. Oh, ha? Binali. Eh, iwan ko, baka sa bulan. Oh. Okay, kay Joey. Di siguro, wala man si Joey. Nice. Oh. Yeah. Oh. Surprise! Surprise gift sa imo! Surprise gift sa'yo! Uy, dapat may balloon! Balloon! Babayaran mo pa yan! Magkano yung charge tol? Ay, 500. O ako na magbabayad? Siyempre! Huwag na! Bayarin na! Hindi, siya na magbabayad siguro. Sino? Sino magbabayad? Ako man lang ang akong please. Kami agdududa. Kaya mo. Kaya mo. Oh,
Hello guys, ako ay nagpapasalamat dahil gumanda ang panahon ngayon. I am going to Pulan, dito sa town na kung saan doon ako ay pinanganak. Ako ay dadalaw doon na gusto ko sanang ma-interview ang ilan sa kanila, kasama ang artist, sculpture, tsaka sa tourism office. Tabayanan po natin at makakausap po natin sila. Good morning po. Nabanggit po sa akin ni Sir Sherwin na magkakaroon po ng booth para sa exhibit ang bawat munisipyo ng Sorsogon nitong darating na March 1 to 4 sa Sorsogon City. Kakarating ko lang din ng vehicle ay sinalubong ako ng walang patig na ulan. Pero hindi ito hadlang para di matuloy ito. Gusto ko rin po kayo ma-meet ng personal para rin maitanong ko sa inyo may sama sa vlog ko. Okay po. Dagdag pa ni Sherwin na mayroong booth ang ating bayan ng Bulan to showcase history, culture, and products. Yung po na nabanggit niyo kanina. Kaya ang isang painting ko na dito sa mesa ay dala ko po para, you know, para may sama sa exhibition. So, anyway, as an OIC dito sa tourism office, mayroon lang po akong itatanong when it comes to tourism sa ating bayan para sa iyo, Sir Eliezer Mangga. Kumusta naman po ang tourismo dito sa ating bayan ng Bulan? Magandang umaga ho sa nakakapanood at sa inyong lahat. Magpakilala muna ako. Ano? Ako si Mr. Eliezer Mangga. Ako ang in-charge ng Municipal Culture and Arts Office or Municipal Tourism, Culture and Arts Office, at the same time yung sa zoning at sa as assistant planning officer ng Bulan. Una-una, ang tourism development sa Bulan ay talagang umuusad na kumpara sa mga nakaraang panahon na laging least priority ang turismo. Pag sinabi kasi natin turismo, yung maraming pinupuntahan, maraming nagpupuntang tao sa lugar at may kinakainan, may mga produkto, may mga tinitingnan, may mga binibili. Ang Bulan ay meron na yan. Ang kinakailangan lang nating palakasin ay yung partnership at pagbuo ng mga packages para mas marami pang pumuntang tao sa Bulan at makapag-create tayo ng trabaho. Sa pamamagitan niyan, mas mapapalakas din ang pagkulikta ng buhay sa ating bayan kasi sinisikap natin sa liit ng pondo na na-i-allocate na makapagbigay ng mga activities or we call public investment para mag-leverage doon sa mga private investors na mag-create sa trabaho. Ano ba yung mga activities na naghahandaan sa mga darating na buwan? Meron po ba? Oh, meron. Exciting ito ngayon kasi open na, hindi tulad ng nakarang taon na limited edition ang pag-celebrate ng Panaraw Festival. Maliban sa inaasikaso namin na pagbukas ng Japanese Tunnel at pagkakaroon ng mandatory accreditation doon sa ating mga primary and secondary tourism operating establishments, naghahanda ang opisina ngayon at ang buong LGU family para sa celebration ng Panaraw Festival. At syempre, mayroon pang inaabangan kaming Marso na kailangan makasali kami doon sa exposition na doon sa Southeast Asian, yung grupo ng mga dalubhasa o mga professor and the researchers sa State University ng Sorsogon. So marami yan. Malaking tulong sa LGU Bulan ang nilunsad na programa ni Governor Boboy Amor. Yung 7K, 1K lang doon yung kagandahan. Pangalawa yung kalinisan. Ang kagandahan program kasi ay nakasento doon sa tourism development din. So nag-allocate ang pondo ng LGU, nag-allocate ng pondo ang LGU
kasama ang sanggunyang panlalawigan at sanggunyang bayan at siyempre yung provincial government ng Sorsogon sa pamumuno ng gobernador. Wala ho ibang kasing pwedeng tumulong maliban sa DOT, yung national government, and then kasama natin yung mga stakeholders na from time to time nagiging collaborative ang ating effort para tumulong sila sa pagpapanlad ng turismo sa Buta. Meron po ba kayong gustong pasalamatan? Siyempre, maraming salamat sa kay Thundercats Joe. At siyempre sa iyo, sir, bilang artist na nandito ngayon, bisita namin at nagkakaroon ng ganitong pagkakataon kami na may isali din sa eksenang ganito na ang Bulan ay mas makilala pa. At siyempre sa aking mga kasama sa opisina, si Mayor at ang iba pa nating kasama. Maraming salamat at sa pagkakataon. At kakausapin ko lang si Sir Sherwin Asaula patungkol sa programa sa Facebook Live. Sherwin, ano ang mga topic na tinatalakay mo sa programa mo? Hello everyone. Ako po si Sherwin Diocaresa Asaula. So sa ngayon ay narito tayo sa Tourism Office dito sa Bulan Presidensya. So with regards po sa radio program sa 106.9 FM, nag-e-airy po siya every Tuesday 10 a.m. to 11 a.m. and Sunday 10 a.m. to 11 a.m. Ang programa po ay tungkol sa istorya sa Bulan. So ibig sabihin, it's history about Bulan, culture, history, and people. So ang programa na ito ay again tungkol sa kasaysayan na kultura ng munisipalidad ng Bulan. Ang programa na ito ay nagkakaroon din kami ng tawag dito yung kung ano yung magandang itatalakay sa bawat programa. Minsan ay depende rin sa sitwasyon, minsan depende rin sa panahon at kung ano ang mas magandang itopic na hot topic tuwing may mga halimbawa, tuwing eleksyon. Ang tinatopic namin ay sino ang maganda naging mayor ng mga nakaraang panahon na mula nung itatag ang Bulan ng 1801 hanggang sa kasalukuyan. May mga pagkakataon katulad ngayon ay nagkakaroon ng rerouting ang poblasyon dito sa Bulan. So syempre kailangan makabisa ng mga tao ang mga kalsada. So nakaraang Martes ang aking tinalakay ay tungkol sa mga kalsada ng Bulan Sorsogon, lalo particular dito sa poblasyon. Bakit sa kanila ipinangalan ang kalsada at ano ang kahalagahan, ano ang naiambag nila dito sa Bulan. Sa mga kilalang tao, kilalang mga Bulaneño dito sa Bulan. Meron pa akong isang taong i-interviewin patungkol sa designs at sa mga activities dito sa Bulan. Sir, meron po kayong masasabi about that? Good morning po. Ako po si Roger Bidig ng Tourism Office dito sa Bulan Sorsogon. Ang isa sa mga ginagawa ko, lalo dito sa pagdating sa tourism ay pag-conceptualize ng ng mga iba't ibang design, halimbawa sa padaraw o sa Christmas decoration. Halimbawa sa sa Christmas decorations, pagdating pa lang pagkatapos ng ng padaraw ay inuumpisahan ko na 'yan, pinag-iisipan ko na 'yan kung ano yung concept na ilalagay namin sa at kung ano yung design pagdating ng ng Pasko. It's our Bulan! Thank you, Thundercats Joe! Hi Melmar, nice meeting you in person. Thank you sir, nice meeting you. Ating may pagmamalaking sculpturist ng Bayan ng Bulan. Nice. So, kaya ako nandito dahil binisita ko rin itong inukit niya dito sa Bayan ng Quirino. Tulad ng nabanggit ko na gusto ko maipabatid sa mga manonood ng vlog channel para may pakita ko ang inyong talento. Hindi lamang sa bayan natin kundi sa buong mundo. So, ang una kong tanong is kailan ka nag-umpisa maglilog ng mga ito? Actually, ang itong sets of large sculptures, nag-start ito nung start ng pandemic.
So hindi makalabas yung mga tao. Tapos yung mga taga Bulan ay na siguro na inspired sila na yung mga places nila is kailangan ng enhancement. So nagkaroon sila ng time na ma-assess ang paligid. So mostly yung mga taga Bulan is religious people, religious community. So marami pong mga religious family dito na nag-decide na mag-put up ng mga religious images. So one of it is ito pong Casas family dito sa Quirino. Tinatawag nila itong place na Casas Prayer Garden. So mayroon po tayo ditong Sacred Heart, then yung image ng Nuestra Señora de Salvacion, and then the sets of Station of the Cross. So pag pasyal mo dito, this place is designed for prayer, meditation, reflections, para po ito sa mga religious okay. People. Follow up question na Melmar, mga ilang taong ka nag-umpisa mag-ukit? Actually, ang start ko talaga ng engagement sa ukit is when I was 19. Meron akong maliliit na sculpture by wood. Ginagamit ko nung araw is mga sanga ng malaking sanga ng bayabas. But then, nung nag-start na ako sa professional sculpting, nag-start ako 2016. Kinomissioned ako ng Bulan Parish Church to create a set of Station of the Cross sa Bulan. And then, after noon, na-stop naman siya by 2019, starting of pandemic, doon naman nagsunod-sunod. So, mostly religious, then meron din po mga sculpture of politicians and national leaders and heroes. Pangalawang tanong, ano nga pala ang natapos mong kurso? May kaugnayan ba ito sa natapos mo? Actually, graduate ako ng Bachelor of Science in Marine Transportation. Malayo. Oh, malayo. Tapos nagsumakay ako ng barko. Oh. Then na-stop lang ako ng pandemic. So nagbalik ako to sculpture. Oh. Meron ka bang mga kasamang gumagawa nito, ikaw lang? Ako lang ang gumagawa ng the whole construction of sculpture. Although yung my wife and my kids, tumutulong naman sila dun sa painting. So sa pag-final touch ng design. Umakyat kami dito ni Melmar sa medyo matarik na kung saan. Ito yung lugar na nilagay yung yung isang obra niya. So makikita natin. Kanina inakyat namin ito ni Melmar dito sa top uphill. Medyo hininga lang ako eh. Pero ito Melmar, kaninong bahay ito? Ito pa ay pag-aari ng Casas family. Sina Manay Carmen Casas po ang may-ari ng residensya na ito. Oo. Ang tanong ko lang, dahil sa since na iakyat niyo itong ginawa mo, ilang buwan mo ba natapos itong isang obra mo? Usually po yung isang concrete cement, kung full day na gagawin, within a month, complete mo yung isang sculpture. Tapos, paano mo ito inuumpisahan? Mag-umpisa po yung sculpture, gumagawa tayo ng framing nung bakal na framing. Ah. Then, yung puting na dapat yung titindigan niya ay talagang matibay. Matibay, oo. Oh. And then, ginagawa na natin yung paunti-unting build up ng concrete. Then pag na-build up mo yung structural ng concrete, doon mo na siya i-detail until completion. Isang tanong pa, meron ka bang gustong sabihin sa mga naghahangad na maging isang katulad mo? Meron ka bang maipapayo? Ang may advice ko po sa mga gustong maging sculpture ng mga life-size images, practice lang po. Mag-start kayo dun sa pinakamurang materials like clay. Then, start kayo sa mga maliliit.
maliliit na sculpture, then eventually mapapansin nyo yung development. Paunti-unti lang. Doon muna kayo sa simple image and then going up hanggang sa makakreate na kayo ng mga fully detailed images. Mayroon ka bang gustong pasalamatan? Una sa lahat po, salamat kay Thundercats Joe for this opportunity at sa Casas Family sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na ma-cover itong area. At itong chance na napakalayo po nitong lugar sa bayan, but it's better to cover than share it to the public. Okay, maraming salamat din sa pagpapa-unlock sa amin at may paparating ito sa ating viewers. Salamat, Melmar. Thank you din po, sir. Dito po kami sa Casas Residence dito sa Quirino at nandito po si Ma'am Carmen na nagpa-unlock sa amin para makita itong lugar na nagawa ni ano ni Sir Melmar. Salamat po kayo, Ma'am. Thank you for coming. So paano nag-start itong Agos, Joey? Okay. Ang Agos basically nagsimula siya sa isang small group. Tapos mas lumawa kami nung nagkaroon nga ng painting competition na ipinaorganize sa akin ni Governor Chis Escudero, yung Capitol Painting Competition. So from that, dumami kami. At sa ngayon, meron kaming active na nasa 20 members. Yan. Anong kinuha mong course? Fine arts po. Fine arts din siya. Sa Legazpi or? Sa vegan po. Vegan? Ilocos po. Wow, ang layo, no? So, pero ito talaga yung mahilig ka sa vegan style, no? Ako, more on realistic po kasi. Realistic. Ikaw, sir, sa abstract or plagiarism? Abstract po. Minsan nag-ano rin po ako ng copyism. Tapos, ano lang din po, self-taught din lang po sa pag-arts. Yun, tinuturuan lang kami ni Sir Joey Hugo, mga iba pa na members. So, nakaka-ano rin po ako na nakakakuha rin po ako ng knowledge about sa arts. Good. Pinagaan. Tapos, to si Ma'am, since sabi mo nga, abstract yung napupusuan mong gawin, kailan nag-start to? Way back 2014 pa po, nung nag-start ako sa art class ni Sir Hugo. And nag-continue lang po ako last year. Bumili ako ng mga gamit ulit and nag-exhibit kami. And yun, tuloy-tuloy na. Paano ka nag-umpisa, Joey? Right after graduation mo sa college, nag-paint ka na ba o nagturo? Dati nag-paint na rin ako at actually, ang pinaka-background ko is drawing kasi ang influensya ko talaga ay yung mga comics. So, yun. So, nung nagtrabaho ako sa animation, bumuo kami ng aking mga bayaw, mga in-laws, ng isang subcontracting firm, which is 3G Animation. Isa ako sa bumuo nun. At doon ay naging production manager at trainer ng mga young artists ng Bulan. At na-train namin sa clean up tsaka in between na trabaho. So, yung 3D animation na i-convert ko bilang studio na nagtuturo ng drawing and later on painting. So, nag-start yan noong 2009. So, until now, na-institutionalize ko yung Obra Arts sa pamagitan ng pagtuturo ng basic painting lesson sa mga sa iba't ibang edad. Okay. Joey, mayroon ka bang future exhibits na darating or may mga assignments ba ang bawat isa sa kanila? Meron kami ngayong upcoming exhibits na ang title niya ay Pagdumdum. Pagdumdum is a Bicolano word na ang meaning ay to remember or remembering. So, symbolic ang exhibit nito upang
alalahanin at bigyan ng tribute or parangal ang ating mga nakalipas na Filipino art masters. Ang alam ko, Joey, you're the advisor para mag-aidan sila sa, you know, paghakbang patungo sa hangarin nilang pinapangarap na maging mahusay na pintor balang araw. Ano ba ang maipapayo mo sa kanila? Mula sa isa ring artist, ang maipapayo ko ay maging mapanghas lang sa pagtuklas ng inyong media at hindi tumigil sa paggawa ng sine. At kapag tayo naman ay siyempre natututo na, huwag namang ipagkait, huwag magdalawang isip na i-share ang mga nalalaman sa mga nagsisimula at nang sa gayon ay may pamahagi ang ating kaalaman sa sine. At siyempre, always stay humble. So yan ay malaking bagay para maipakita ang isang magandang ehemplo sa mga kabataang na nagsisining pa lamang. Ito, huling tanong, Joey. Meron ka bang gustong pasalamatan? Gusto kong pasalamatan ang aking mga kasamahan sa Artist Guild of Sorsogon at siyempre sa iyo, kay Thundercats Joe, sa iyong pagpunta rito, alam ko malayo pang iyong pinanggalingan. At salamat sa ganitong oportunidad na at least ay may pakilala ko rin ang aking sining at ang aking grupo na Agos. Huwag kalimutang mag-subscribe, share and like kay Thundercats Joe. Salamat kay Thundercats Joe. It's my life.